Right, so sa video na to, pag-uusapan natin kung paano nga ba ang tamang posisyon ng kamay sa throttle. So mahalaga to mga tol para makuha nyo yung tamang pag-control ng throttle. Lalong-lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang, napaka-importante nito dahil throttle lagi ang gagamitin natin sa tuwing aarangkada tayo. No? So hindi ito pwedeng biglain dahil baka madisgrasya ka, sisibat yan. Okay? So ituturo ko sa inyo mga tol kung ano ang dapat posisyon ng kamay sa throttle, paano ang tamang paghawak, paano ang tamang pag-control, or nang sa gayon ay makontrol natin ng maayos yung throttle at yung pagpapatakbo ng ating mga motor. Okay, so andito tayo ngayon sa motor ko. So nakapatay pa to. Ito naglagay ako ng mga reference para makita nyo yung parang diagram lang ba. Okay, so guide lang natin to mga tol. Hindi ko sinasabing lagyan nyo rin ng ganito yung mga motor nyo. Okay, so nilagay ko lang to para makita nyo visually kung paano ba yung mga pinagsasabi ko dito. Okay, so mas madali nyong maiintindihan. Right, so lahat ng mga motor mga tol ay merong free play na tinatawag. Ibig sabihin dito sa throttle, pag ginanyan mo, ayan, hindi pa talaga siya nakagas, no? Pag inikot mo, free play yan. So lahat ng mga motor merong free play. Hindi lang sa semi-automatic ng motor, hindi lang sa decambio ng motor, hindi lang sa automatic ng motor. Lahat ng motor merong free play. So for safety purposes din kasi yan. Okay, mas madali mong magagamay na nandun ka na sa starting point ng throttle. Kumbaga pag pinihit mo pa ng konti, eh yun na yung magga-gas up na siya. Okay? So, halimbawa, ang tamang posisyon pala ng kamay sa throttle ay diretso lang. Okay, so, ganyan. Parang naka-flat. Una, pa ganyan. Okay, flat. Okay, so, hindi pa ganun. Okay, delikado itong mga gantong hawak mga tol. Ito yung tinatawag na death grip. Okay, kasi pagka pa ganyan ang hawak mo, at ginanon mo, kahit konting piga lang yan, sobrang laas na yan. Tignan nyo, nasa 30% na kaagad, oh. Konting piga lang yan, no? So, akala nyo, konti lang. Pero yun pala, nasa 30 na kayo. So, mangyari, vroom! So, ganun. Biglang aarangkada yan. Kung baguhan ka palang na nag-aaral magmotor, eh, magpapanik ka kasi haharurot nga yung motor. Vroom! Tapos, ang mangyari, hahanapin mo ngayon yung preno, no? So, aabutin mo, pilit mong aabutin. Hindi mo alam, habang pinipilit mong abutin yung preno, eh lalong bumibilis, lalong lumalalim yung piga mo sa silinyador. So, mangyayari, dire-diretso ka talaga niyan, babangga ka. Alright, so yun ang mangyayari. Worst case scenario yun. So, yun ang common mistake ng mga beginner. Actually, nung bago pa lang ako nagmamotor, na ganun din ako. Pinipilit kong abutin yung preno, kasi nga, dire-diretso na siya. Gusto ko ng minto. Pero habang pinipilit kong abutin yung preno, lalo lang nag-gas up. No? Lalo kong nare-revolusyon. Kasi nga, mali yung hawak ko ng throttle. Okay? So, mali yung posisyon ng kamay ko. Nakaganyan ako. So, ang tamang posisyon mga tol ay diretso lang. Yan. So, hindi pa ganyan. Okay? Hindi pa ganyan. Hindi rin pa ganon. Diretso lang. Okay? So, itong palm natin ay parang itong gitna ng palm natin at itong hinlalaki ay nakaganyan. Okay? So, may control ka. May control ka ngayon. Gusto mong iliko-liko na ganyan. Alright? So, ganyan. Mas madali mo makokontrol yung throttle or yung silinyador. Okay? So, try nating subukan paanda rin para marinig natin yung tunog ng tamang paghawak ng silinyador at ng maling paghawak ng silinyador. Okay? So, on natin to. Okay?
So, itong free play nga pala mga tol na sinasabi ko kanina, kahit ipunta mo yan dyan or pihitin mo ng konti, yan, hanggang sa free play niya, hindi pa mag-gas up yung motor. Okay, so lahat ng motor may ganyan. So, hanapin niyo yung free play para mas alam niyo kung saan kayo magsisimulang mag-gas up. Okay? So, simulan natin, alamin natin yung tunog ng maling paghawak sa or maling posisyon ng kamay or maling paghawak ng throttle. Okay, so simulan natin. Halimbawa, ganyan. Ganyan ka. Taas. Okay, so pakinggan natin yung tunog. Okay, ng maling paghawak or maling posisyon ng kamay sa throttle. Kita nyo? So, ang hirap kontrolin, no? Kasi nga, mali yung paghawak. Malalaman mo pa lang sa tunog ng makina na mali yung pagpiga mo sa silinyador. Okay? So, mas mahirap kontrolin pag gaganon. Teka lang, ayusin lang natin to. Medyo umurong eh. Okay. So, ngayon naman, tignan natin yung tamang paghawak. O, painggan natin yung tunog kapag tama yung paghawak mo sa throttle. Okay, so free play. Wala pang nangyayari dyan kasi hindi pa nga siya nag-gas up. Tamang paghawak ay ganyan. Flat lang to. Okay, hindi na ganun. Hindi na pababa. Hindi na pa ganun. Flat lang dapat. Okay. So, eto lang din yung gumagalaw dyan, no? Bihira mo lang gagalawin yung siko mo. Okay? So, relax mo lang yung shoulder mo tsaka yung siko mo. So, flat lang, diretso lang. Ganyan yung kamay mo. Tapos, try natin free play. 10%. Diba? Isa pa. Free play. 10%. Tapos hanggang 100. Ito yung 100. Okay, so isa pa. Tignan natin kung anong pinagkaiba. Yan, 10%. Yung tunog ng 10%. Ibig sabihin, tama, hindi galit ang makina. Kapag naka-scooter ka, or kapag naka-cambio to ng primera or segunda, eto na yung arangkada. Under na to. Mga 10 to 15 kilometers per hour na ang under nito. Okay? Sa ganyang tunog ng makina. So, mas madali siyang kontrolin, no? Mas madali siyang paandarin ng mabagal kapag tama yung pag-control mo o yung position ng kamay mo sa throttle. Mas madali mong makokontrol yung silinyador o yung throttle. 20, 30, diba? 10. So, balik mo lang lagi sa zero. So, isa pang kahalagahan ng tamang posisyon ng kamay sa throttle ay mas madali mong maabot yung preno. Okay? Mas madali kang makapagpreno. Ganyan ang tamang paghawak sa throttle. Okay? Para kahit na umunder ka, makapagpreno ka pa rin. Okay? Balik-balik mo lang lagi sa zero. Okay. So ulit, ang tunog ng tama ang anong maling position sa throttle ay ang hirap niyang kontrolin, di ba? Pag ganito naman, ang hirap din naman, mapipilay na yung kamay mo, nasa 10% ka pa lang. So ang tamang position ay paganyan. Okay, so free play, 2%. Free play,
And 10%, ayan. So kung scooter ang dala mo ulit, tatakpuhan nito ng dahan-dahan, okay? Nasa 10 kilometers to 15 to 20 kilometers ka na. Bilisan mo pa ng konti, magiging 25 to 30 kilometers per hour ka na ito, to 40. Okay? So, ganun lang mga tol. Sana may natutunan kayo sa video na to. Palike na lang ng video at mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel para ma-notify kayo sa mga videos na gagawin ko katulad ng video na to. Okay, so marami pa akong gagawin na makakatulong sa kaligtasan natin sa pagmumotor sa kalsada. Salamat sa panonood. I'll see you soon on my next vlog. Okay, so salamat, ingat lagi sa daan.